Maraming salamat. Hindi ko alam, magpa-viral pala yung ginawa ko ngayon. But, ganun ang digital technology, no? Nung isang araw ko lang ginawa yun, biro mo. Saan ko pa ginawa yun? Sa DZRH, di ba? Tapos nilabas sa TikTok. Nung Sabado, biro mo. Tapos lumabas sa TikTok, tapos ngayon, narito na sa Quezon. Talagang iba, iba ang digital technology at dapat din natin tandaan na pagiging digital warrior kasama sa laban yan. Diba? Diba? Anyway, unang-una, patiin natin si Vice Mayor L.A. Ruanto ng Impanta. Nasaan si Vice? Ah, nandun na sa kabila? Okay. Si Kapitan Peter De Leon ng Barangay 4 ba ito o 11? Lucena! Nasaan si Kapitan? Ayun, Kap! Alam nyo, number 11 yung numero ko sa volleyball nung ako, UAAP. Sa UP. Ang Office of Vice Governor 3rd Alcala. Nandito si Attorney Alex Alcala. Asan si Attorney? Aliano, where are you? Ayun. Hi, ma'am. Panyera. And another kumpanyera. Sunshine. Wow. And Sunshine. Sede. Ang, merong mga taga Laguna rito? Pila? Ha? Isa lang pala. Hindi ka pumila. And then, Quezon Province, siyempre naman, ang namang hindi natin patiin ang mga estudyante mag-aaral ng Quezon. Yan. Woo! Ang Liberal Youth, narito rin. Nasaan ang Liberal Youth? Ayun, okay. Kaya natin youth, siyempre naman, narito. Hindi na itatanong ng iba ay, oo, ako ay miyembro at isang ng Liberal Party, pero ako rin ay naging miyembro at chairman of the board ang kaya natin, di ba? Kaya ako eh liberal natin kaya. Oh, sama-sama natin yun dahil siyempre, sabi nga nila, the more the manier. Mali ata yun, ha? I'm very happy to be here. At unang-una, ang unang order of business ay dahil this is my first time to come back after a long, since the elections, magpapasalamat ako sa lahat ng tumaya, nanindigan, kumilos, tumayo, diba? Nagsalita, hindi nagwalang tibo nakaraang halala. Sabi nga nila, tiklop tuhod ang aking pasasalamat sa inyong naging sakripisyo. Maraming maraming salamat. Sa aking 20 taong pagiging national political leader, senador, sekretary sa kabinete, konsehal pati, noong 1988, never ako nakakita ng ganung klaseng suporta na galing sa mga botante sa halalan. Unprecedented. Kayo yun. Ibang klase. Maraming maraming salamat. At dahil unprecedented yun, ay talagang maliwanag, hindi pa tayo tapos. I said this noong Thanksgiving, we did not get that far to just go that far. Hindi tayo umabot ng ganitong kalayo para lang matapos dito. Hindi pa tayo tapos. Tuloy-tuloy pa ang ating pagpupursige. Nabanggit ko rin noon, kapag ikaw ay merong advokasya tulad ng ganap na pagbabago, social transformation, walang failure sa gawain. Delay lang. Dahil ang social transformation
ay gagawin at itatrabaho natin panalo man o matalo. Pagkatapos ng eleksyon, may lumapit sa akin, tinanong, may pag-asa pa ba tayo? Yung nagtanong sa akin, dating tulad ko, leader, estudyante nung kabataan, aktivista rin, lumaban kay Marco. Siyempre, kakaiba, di ba? Ilabanan si Marcos, tapos naging pangulo yung anak ni Marcos. Kaya ganun na lang ang kanyang sinasabi. May pag-asa pa ba? At sabi ko sa kanya, kasama tayo sa pagmamatcha noon. Nanindigan tayo noon. Nung nanindigan ba tayo? Nanindigan tayo dahil tiyak ang pagkapanalo natin? O nanindigan tayo dahil yun ang ating paninindigan at paniniwala, manalo man o matalo? We are not doing this because of the certainty of victory. Hindi natin ginagawa ang kumilos dahil tiyak ang pagkapanalo. Ginagawa natin ito dahil tiyak tayo sa ating prinsipyo at paninindigan. Ganun dapat ang ating tingin dito. We do this not because of the certainty of victory, but because of the certainty of our conviction. But believing in the end, that ultimately, sabi nga, whether nariyan pa tayo o ang susunod na na henerasyon ang siyang gagawa ng paraan, mananaig din ang katotohanan, mananaig din ang katarungan. Kaya iyan po ang dahilan kung bakit umiikot na naman kami. Alam nyo, noong Sabado, mayroong LP gathering with Senator Laila de Lima. Kasama ako ron. May dalawang bata, si Mark, 13 years old, at si Manu, 11 years old. Magkapatid sila, dala sila ng kanilang mga magulang. At sinabi ko kay Mark at kay Manu bago kami mag-usa ng programa, sabi ko, do you know why we're here? Alam nyo ba? Sabi ko, Mark, Manu, do you know why we're all here? Ni Manu, sabi ko, we're all here because we're fighting for you. We're fighting for your future. We're all here because we cannot give up on you. We are here going around because you, the young people, deserve a better nation. Because you, our young people, deserve a nation we can be truly proud of. I cannot give up on my children. Sinong magulang ang tatalikuran ang kanyang mga anak dahil ayaw niyang bigyan ng mas magandang kinabukasan? Yun ang ipinaglalaban natin. Yun ang dahilan kaya hindi tayo maaring mapagod at sumuko. May biro nga, kailing sumuka, wag lang sumuko. And this is the reason why we cannot give up. Tungkulin ng magulang na tiyakin na mas maganda kinabukasan ng kanyang mga anak. Ipaglalaban niya ng batayan kung maaari, wag naman sana, pero ganun katindi. And that's why we're all here. At pag titingnan natin ang mga nangyayari sa ating bansa, lalo siguro tayong dapat magalit. Dapat buo ang maging loob na ayusin. Dapat yung pogo. Saan ka nakakita? Lumaki daw sa pan. Bakit ang lakas ng loob magsinungaling? Bakit ang lakas ng loob magsinungaling? Dahil nasanay na sa pang-aabuso, nasanay na sa pagmamalabis, nasanay na sa kapangyarihan, gamit ng kapangyarihan para abusuhin ang iba, para limpak-limpak na pera ang matanggap. Nasanay ng bayaran, lahat ng dapat bayaran para manahimik. Ganun na lang katindi. Papayag ba tayo?
na gano'n na lamang? At sino ang aktibong tumutulig sa Senator Risa? Anong nangyari sa iba? Nga. Walang imig. Nananahimik. Hindi na nila maalala. Di ko mambibig. Dahil ba'y sila'y kasapwat? Tamo. Dahil sila ba ay kasoso? Ako'y nagtatanong lang, kayo ang nagsasagot. Ang formally, napanood din niyo yun. Sino yung mga nagtuligsa? Sino ang naging mabusisi sa pagtatanong? At sino yung mga nananahimik? Sino yung hindi nga lang nananahimik yung iba? Dinidepensahan pa ang pagnakaw ng pondo para dapat sa mga nagkakasakit, para sa mga health workers natin. Ninakaw ang pondo. In-overprice yung mga equipment. Substandard yung mga equipment. Sino yung mga yun? Bakit po tinatanong ito? China. West Philippine Sea. Sino ang mga sipsip dito sa mga nanghihimasok sa ating karagatan? Sino yung mga nagdedepensa pa? Sino yung mga kakampi nila at kaalyado nila na pro-China? Bakit ko tinatanong lahat ito? Dahil darating ang halalan. Kailangan malaman ng taong bayan. Sino yung mga yan? Sino ang mga traidor? Sino ang mga nagnanakaw ng taba ng bayan? Dahil yun, hindi dapat makaupo. Hindi tayo papayag na sila ang magdidikta kung saan dadalhin ang ating bansa, hindi ba? Tama! Hindi tayo papayag na sila ang magdidikta ng kinabukasan ng ating mga anak. Yes! Tayo ang magdidikta. Tayo ang magpapasya. Tayo ang magsasabi, tama na itong pang-aabuso. Unahin na natin ang pagmamahal sa bayan. Unahin na natin ang malasakit sa bayan at sa kapwa. Sorry, medyo... Mamaya ata may open forum, di ba? So, kaya tayo umiikot, hindi biro itong kampanya natin. Kung titingnan ninyo ang aming mga rating sa lalan, medyo mababa pa. Pero walang imposible, sabi nga nila, lalo na pag ang taong bayan mismo ang tumataga. Yun na lang muna. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo.